Magandang umaga sa inyo mga kabukid. So nandito na naman tayo sa farm at check natin yung mga tinanim nating saging at sampalok, kakao. At nandoon sila, nagtatabas yung mga tropa natin dahil medyo marami-rami itong ating nilinisin mga kabukid eh. So medyo makapal na po yung mga damo at mga 2 linggo, 3 linggo kasi napakabilis na gumapang ng damo at mapagdadaig na nito yung ating mga tinanim na halaman. So tara, punta natin kabukid. Sili lang, paksiw po. Ito lang. Ay, isda. Dalapya. Ganda ng panggado mo. Ang matitigas na drip po ito eh. Ano ito? Sinaeng. Abar, ito na sinaeng. So, nandito tayo ngayon kabukid sa ating sampalok na tinanim mga kabukid. So binibisita kasi natin itong mga kabukid ay itong ating mga tanim na ito. Ito, sansones, kakao, at sampalok. Yung sampalok namin ay itong sweet tamarind mga kabukid ito. Malaki na, no? Ilan taon na nga ito? 2 taon na ito mga kabukid. So makikita ninyo, taas pa sa akin. 3 taon na lang, 4 taon. Bubunga na ito mga kabukid, no? So mayroon akong tanim na kami. Mayroon kaming tanim na mga lansones. At ito. Ito. Buhat. So yung duhat mga kabukid, masarap yun eh. So syempre hindi mawawala yung mga kakao. Ito, so ito nililinis mga kabukid. Sundan mo na ito. Pag kasi pumunta ito dito, ganyan o, oh, kaabot na. Nililinis ito kaya talagang tinatabas ang buwan-buwan mga kabukid. So ating pasyalan yung mga tropa na masugid na naglilinis mga kabukid, no? So, hindi ko to kayang linisin mag-isa mga kabukid. Kailangan natin itong humingi ng tulong sa mga tropa. Ayan o. Ayan si Robert. Dasing giro naman. Ayan mga katropa o. Kailangan linisin yan eh. Ayan siya. Yun yung nakapula si Kevin yun. Ito si Kuya Kaloy. Ito yung kakao mga kabukid. Ito. Kailangan natin itong pruningan. Ayan o. Medyo malago na rin siya, no. Ano pruningan ito eh. Mapapansin nyo dito, yung nilagay namin dito ay chicken manure. Para maging malusog sila, no. At makatipid tayo sa synthetic fertilizer. So nakita nyo kanina mga bukid ay nagtatabas sila. So humingi ako ng tulong dahil hindi ko kayang tabasan mag-isa mga bukid dahil medyo marami po ito. Tatagalan ako dahil pupunta pa po ako doon sa aking sagingan at meron akong bagong halabas na binili. Ibibigay ko doon sa aking kaibigan na nagbabantay ng ating konting saging ay mabigat daw yung halabas. Bumili kasi akong bagong halabas. Yung scale baga. Bagong maliit-liit na labas baga. Mabigat kasi.
ito kalaki yun, oh. Pero malit-lit dito yun. Pero ganito, oh, gaan. Magaan ito, maganda ito pang tabas-tabas na kaya, no? Maganda ito. Ito lang naman, nilalayo-layo lang naman natin ang ano, damo. Ganda. So kung mapapansin nyo, yung tinanim namin ay mga iba't ibang klase ng halaman, katulad ng kakao, lamansi, kakao, yun nga, pwede kalamansi rin. So dito sa area namin, isang hektarya lang upas ito. So ang tinanim namin ay kakao, sampalo, sweet sampalo, tsaka danzones, dahil malalayo ang distansya nila. Dito sa Oriental Mindoro ng mga prutas, at marami rin po kasing nagtatanim dito ng mga prutas ay marami pong biyahero o biyahera na nagdadala sa Divisoria, sa Maynila, para magbenta o ialok ng mga produkto ng Mindoro. So yun po, kaya iba-iba kami magtanim o sari-sari para sa iba't ibang panahon ay meron kami mapipitas. At kung hindi man umubra yung sampalok, eh meron pa tayong kakao. At kung hindi man umubra yung kakao, eh meron pa tayong lansones, mga bukid. So sa farming naman ay hindi natatalo yung masisipag magtanim. So ganun lang, mga bukid, no? So nandito ako ngayon, mga kabukid, sa aking konting saging, mga sagingan na tinanim. At magdadala nga ako nitong halabas, maliit-liit na labas. Magaan-gaan kasi ito, eh, dun sa aking ano, tenant, sa aking kaibigan, yung magbabantay po dito, dahil medyo malayo-layo ito sa amin, eh. So kumuha ako ng magbabantay para mabantayan itong konting saging, kasi para masabi sa akin kung mahaba na ba yung mga damo o tabasi na ba. Dito sa binigay ko kasing malaking halabas ay malaki yun, mabigat, nahirapan daw siya, so binilang ko siya ng mas maliit. At hindi na nga ako masyado makapagtabas ngayon, mga kabukid, itong mga ilang linggo, dahil sumakit yung likod ko at baka mapuwersa, eh. So naingat-ingatan ko muna, no, mga kabukid. Sakay. Katapos ka, tiyay. Ha? Ito, oh, bagong labas. Yan, very good. Ha? Laki ba yun? Tinayin mga bukid. Ano sabi ng boy, hay? O yan, ang ganda. Alam mo, oh, ako kahapon, eh, oh. Aruy. Ang dami bagay ang mga bagay na yung ganyan kumbaga sa rambutan, oh. Na ano kanya ito, nagsakit ito, ay nabahulog kanya yung labas. Bigat ka kasi bigat ito, oh. Bigat na yan. Laki pa ng hawakan. Kuya mo ba'y nagawa niyan? Pa akin ito? Pa lang naman ng module, sa gabi na lang ng module. Parating yung tropa, tulungan ka nun dito. Nagkita kami kahapon, eh, sabi ko, oy, magpunta naman kayo doon, tulungan niya ako doon. Dahil si kuya mo ay nagpasok sa Haloblakan, wala ba'y panggasto sa magaan ng pambaboy. Nag-autang ako ng ipa doon kay Tidna. Ipa? Magkano ang... 400 daw. Ipa? 400? Mm-hmm. Oo nga, 400 nga ang ipa. Sabi ko, pautang ko na yung ipa. Sabi ko, pagkain ang pambaboy. Oo. Sabi ko, alam mo, sweldo ay doon lang naman sa dalawa. Inapilit na nabili. Kalit-lit pa na mga bata. Kung ayaw niya tayo, makayugat, nagsakit ko, oo. Yan. Ito, oh, ito ang kinabili ng 190? Oo, 190 ang kilo. Maliit, palit yun lang yan, eh. Wala, mga karintahin na siguro ito. Ayan, oh, isang buwan lang yan ng 28. Malaki itong alaga mo, ah. Gumanda yung inahin mo. Yan na ba gayon? Oo. Gumanda ay. Paano natin na ngayon si Binden? Ay, wala ang ipa. Ipa ay nakakain. Pangit naman sa baboy ang sobrang... O, binigyan ko lang ayan per ng damo. Lalo kung inahin siya. O, nagpaga na. Sabi ko, panakasarap siya. Mawala ng tete. Paga na ang didi niya ngayon. So, medyo maganda na rambutan na yun. Tinan mo rambutan. Kanina, no? So, umiupit, ah. Ito ay marami pang abunong uubusin ito. Gano'n tatagalan pa
ng kogon na ito, ito man din ay ito problema ng saging, itong kogon. Maganda-ganda pa nga ang saging sa ano, dyan o, sa bagin. Green na green, ano yun o? Oo. O, nakapag nun yan. Ito na upit-upit nyo. Mga bata, ano yun, dito, tagatabos na yan. Itong pulupot na kasi o. Kailangan natin talaga tabasan to, ito oh. Maganda ang bagin sa saging, pero pag bumagi na siya, hindi na maganda. Oh. Kaya kailangan talaga mga kabukid, no. Papasyalan ninyo yung mga tanim ninyo. Kasi sayang kung hindi niyo papasyalan. Hindi natin asikasuhin. Ayun oh. Ayun, nangyari diyan sa bagin. Ilang linggo lang yan mga kabukid. Tatlong linggo nandiyan na naman yan sila oh. So ito mga kabukid yung pinagkakabalahan ko, no, yung saging. Pinagkakabalahan ko itong mga saging ito mga kabukid, dahil balang araw ay humanit tayo ng saging, no. So nangangarap ako magkaroon ng kunting sagingan. Sabako ang magaganda yan, oh. Sabayan eh. Tulakatan na ito eh. Lakatan na. Pero gaganda pa ito, payat lang dahil may lilom. Itong lilom na to kailangan tanggalin ito. Maganda sana sa akin ko dito eh kung sabi lilom lang. Mabagsakan niya ang saging. Ay po, utay-utay natin yan. Parang yun yata daw ang gawain nila. Tanggalin daw nilang mangga. Oo. Ayun nga ba yung sinadyos ko eh. Hindi ko nga makakayang akyatin, ay di hingi akong tulong sa kanila akyatin niya. Dapat nilang pakinalbo para makaresa pa. So yun nga mga kabukid, no. So hanggang dito na lang po muna tayo mga kabukid. At maraming salamat po sa inyong mga suporta mga kabukid sa channel na magsasaka ako. So maraming salamat po ulit at sana po ay huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated sa ating bagong videos. Maraming salamat po. Paalam.